Morning po mga kapatid. Multitasking po tayo ngayon. So, ayun po, no? Nakabukas po dito yung remote po ng ating broadcast. Tapos, ayun nga po, Ninong. Tapos ngayon naman po ay naatasang magbahagi po ng salita ng Panginoon. Nagagalak po ba kayo? Lahat po ba tayo ay may nag-uumapaw na kagalakan? Amen. Diba? Bakit po tayo nagagalak? Dahil kasama po natin ang Panginoon at once again, nandito po tayo no, sa kanya pong bahay-sambahan para magpuri sa kanya and para makipag-fellowship din po sa ating mga kapatiran. Diba? Na, blessing po yan eh. Yung tayo nga lang po ay nagising ngayong umaga, blessing na po yan sa Panginoon. Diba? Kagalakan na po natin yan. Kaya salamat po sa Panginoon na hindi po talaga tayo pinababayaan. No? We were able to get through one week na naman, no? At ito na naman po, Linggo, magkakasama na naman po tayo. Praise the Lord, no? Dahil magkaharap ko po kayo, no? Natapos na po yung panahon na puro tayo screen, no? Medyo pagod na rin po ang mata ko kakatingin sa screen. So, praise God. Sige po, umpisahan po natin sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Pero ito pong verse natin for today, napakasimple lang naman po, maiksi lang. Kaya ako na lang po ang magbabasa nito. So ito po yung ating verse for today, no? Philippians chapter 4, verse 4. Basahin ko po muna sa NIV and then sa Tagalog po. Sabi po dyan, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Okay? Sabi naman po sa Tagalog, magalak kayo sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Manalangin po tayo sumandali. Panginoon, salamat po sa muling pagkakataon na binigay po ninyo sa amin na makapagbulay-bulay po sa salita ninyo. Buksan niyo po ang aming mga mata, ang aming mga isip at ang aming mga puso sa mga katotohanan po ninyo. Nawa po, Panginoon, hindi lang po namin marinig ang inyo pong mensahe para sa amin, kundi maisabuhay po namin ito, maging kalakasan po namin, maging ikalalago po ng aming pananampalataya bilang mga anak po ninyo. Napakabuti niyo po sa amin, Panginoon, at sa inyo ko po itinataas itong panahon po na to ng aming pong pagre-reflect. At sa inyo lang po lahat ng papuri pa. Salamat. In Jesus' name, amen. What gives you joy? Ano yung nagbibigay sa inyo ng kagalakan? Madalas po siguro natatanong tayo niyang tanong na yan. And kapag ka tinatanong tayo niyan, ang dami nating pwedeng isagot. Siguro po yung mga magulang, no, tulad ni Brother Michael at saka ni Sister Rica, sabi nila, yung anak ko, yan ang aking kagalakan. Diba? Kagalakan ko si Zach, kagalakan ko si Jesse. Or pwede naman po no, yung mga couple, and kapag po sinabi natin couple, isama na rin po natin kahit ano, kahit yung mga mag-boyfriend, girlfriend pa lang para hindi naman po sila ma-OP. No? Sasabihin nila, yung significant other ko, yun yung nagbibigay sa akin ng joy. That's what he or she is who keeps me going. Or pwede naman po, no, yung iba sa atin, trabaho naman ang nagbibigay ng kagalakan. Sasabihin nila na yan ang aking pride and joy. Masaya ako pag pumapasok ako sa office. Diba? Na-e-enjoy ko yung trabaho ko. I identify strongly with my work. Diba? Work is life. Diba? May mga tao pong ganyan. Diba? Talagang kulang na lang po. No? Kahit Sabado, Linggo, trabaho pa rin ang iniisip. May mga tao pong ganyan. No? So ito pong tanong na to. What gives us joy? Marami po tayong pwedeng isagot dyan. Marami po tayong maiisip na kasagutan dyan. Hindi po mahirap isipan ang sagot yan. Tayo po mga Kristiyano, no, tayo po mga anak ng Diyos. Hindi lang po sa mga tao, hindi lang po sa mga bagay yung ating kagalakan. As God's children, we have the greatest joy. Okay? A kind of joy unlike anything else the universe has ever seen. Yung kagalakan po natin na ito, yung nakilala natin ng Panginoon, tayo po ay naligtas at makakasama po natin siya sa habang buhay. Yan po ang kagalakan natin, ang Panginoon mismo, the joy of the Lord.
Tayo po ba ay nagagalak sa Panginoon? Ako, medyo mahina po ang amen. Lakasan naman po natin para medyo matulig po yung kaaway. Nagagalak po ba tayo sa Panginoon? Yun! Alright. Sige po. So sabi ni Pedro, pasensya na po, medyo maliit yung font, ano? Babasahin ko na lang po. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Sa Tagalog po, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. Hindi po natin nakikita ang Panginoon. Di ba? Naalala ko nga po kanina, no, pinatotoo po ng ating Brother June, no, yung sabi nga po nung kanyang kaibigan po or kapamilya, no, na gusto makita ang Panginoon. Di ba? Pero sabi po ng Panginoon, mapalad yung hindi nakakita sa Panginoon, ngunit nananampalataya. Di ba? And dahil doon sa pananampalataya natin, hindi man natin nakikita, nakikita ang Diyos, andun pa rin po yung kagalakan natin. Okay? Sabi naman po sa Psalm 16:11, "You make known to me the path of life. You fill me with joy at your presence, with eternal pleasures at your right hand." Okay? Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tuloy mo, tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. May mas magandang translation po ito sa ESV. No? You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Okay? There is fullness of joy. Saan po? Sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Fullness of joy. Ganap po na joy ito. Talagang wala na pong kulang dito. Okay? So yung kagalakan po na meron tayo sa Panginoon, sabi ko nga po, ito po yung ating greatest joy. Wala pong tutumbas saan. Tayo man po ay pwede po nating sabihin na ay marami naman akong pera, maganda po yung maganda yung trabaho ko, di ba? Minamahal naman ako ng aking SO. Ang cute ng mga anak ko. Pero at the end of the day, no, hindi pa rin, wala pa no match pa rin 'yan sa kagalakan na meron tayo sa Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 4:7, "You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound." Okay? Kahit masarap ang kinakain natin, hindi pa rin, di ba? Hindi pa rin tutumbas yun. Walang tutumbas sa kagalakan na meron tayo sa Panginoon. Kasi po yung kagalakan na yun, walang katapusan yun eh, di ba? Meron po tayong tinatanaw na eternal joy kapag po nakasama na natin ang Panginoon. Okay? And yung pong kagalakan na yan, no, although yes, no, perfect joy yan na mararanasan po natin, kapag kasama na natin ang Panginoon, no, pagkatapos po ng paglalakbay natin dito sa mundo, ngayon pa lang po, na-experience na po natin yung kagalakan na yan. Diba? Hindi pa nga lang po buo, diba? Pero kung ngayon pa lang po, galak na tayo, how much more sa susunod? Okay? Yan po kasing kagalakan, fruit of the Spirit po yan, bunga po yan ng... Hindi po gumagana ang aking clicker, ayan. Okay. Bunga po yan ng Espiritu ng Panginoon. Diba? Fruit of the Holy Spirit yan. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Diba? Siyan po yan. Alam ko po, pinapamemorize po yata ito sa Sunday school sa mga bata. No? And kahit po sa amin, no, nung ako po ay high school, Catholic school po yun, pinapamemorize din po sa amin ito. So yan po, siyan po yan. No? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? Number two si joy dyan. Okay? So dahil tayo ay nanampalataya, tayo ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon na tagapagligtas, meron na tayong kagalakan. Amen. Okay. Kaya galak na galak po tayo ngayong umaga kasi nakapanambahan tayo. Kaya nga po during ano, 'di ba, during the praise and worship, minsan po may mga sumasayaw pa, pero okay lang 'yun, 'di ba? Sayaw lang. Kasi talagang hindi natin ma-continue kagalakan natin eh.
Yun nga lang po, hindi po ako pwedeng sumayaw sa tech booth kasi po magkakanda gulo-gulo po yung ano natin. Hindi rin po ako pwedeng kumanta ng malakas kasi ako na lang po yung maririnig sa broadcast. Medyo muted po yung ating pagpupuri sa tech booth. Ngayon po, itong balikan po natin, no, yung joy. Ito po yung joy na meron tayo, hindi po ito happy-happy lang. Okay? Kapag po kasi narinig natin yung salitang joy, madalas, no, ang iniisip natin, pareho lang yan nung happiness. Okay? We have conflated the words joy and happiness. Ganyan mag-isip ang tao. Ganyan ang kaisipan dito sa mundo. So kapag ka... Excuse me po. Kapag ka sinabing happy ka, may joy ka na agad doon. Automatic na, parang ganun, di ba? We have cheapened the word joy. The same we have done with the word love. Diba? Ngayon, yung love is something noble, diba? 1 Corinthians 13, it's the greatest thing, diba? Love. Kaya nga, wala pong pag-aaral ng salita ng Diyos na hindi natin nabibring up yung love. Eh. Pero ngayon, ang dami mga bagay, no, lesser things, na tinatawag ng mga tao na love. Same thing with joy. But there are lesser things in this world that we call joy. Yung nakakakain lang tayo na masarap, joy na daw yun. Kaya nga chicken joy yung tawag dun sa fried chicken sa Jollibee, di ba? At kung maaalala nyo po, a few years back, nag-upgrade po kasi sila na system, no, lumipat po sila from one vendor to another, and nagkanda, hindi po naplano ng maayos, no, yung kanila pong migration po yung tawag dun. Kaya po may mga branches na gusto man po nila magtinda, hindi sila makapagtinda, nagsara po sila. Kaya po yung mga tao, wala na po mabilhan ng chicken joy. Kaya mga chicken sad na daw po sila. No? So, yan po, no, joy. No? Chicken joy, tapos may sabong pamplato na joy din ang pangalan, may tissue paper na joy. Diba? Kung saan-saan na natin na i-encounter yung word na joy. Diba? So, ano po ba yung joy? Diba? And how is it different from happiness? Kapag po kasi sinabi nating masaya tayo, emotion lang po yun eh. Ngayon po, masaya ka. Pwedeng mamaya, hindi na. Pwedeng bukas, masaya ka na naman. No? And then susunod na araw, hindi na naman. Yeah. Depende sa circumstances natin yun, kung masaya tayo o hindi eh. Minsan, hindi tayo masaya. Minsan, malungkot tayo. Minsan, naiinis tayo. Minsan, ambivalent tayo, di ba? Or yung tinatawag na poker face. So, ano yan eh? It's fleeting. It's temporary. Ganun yung mga emotion natin. It just depende kung ano yung nararamdaman natin. Feelings lang kasi yan. Okay? Parang love, di ba? Ine-equate sa feelings. Eh, yung love naman, hindi lang yan feeling. Okay? Mga PST, please take note, no? From Kuya JM. Pagka may feelings kayo, no, hindi automatic love yan. Okay? At pagka nawala yung feelings, eh automatic, hindi na wala na, out of love na. Hindi ganun yun. Ganun din po yun, joy. Hindi porke masaya ka lang, eh joyful ka na. Okay? Bakit? Kasi posible po na maging joyful ka kahit hindi ka masaya eh. Di ba po? Halimbawa, may sakit ka. Masaya ka ba na may sakit ka? Meron po bang taong natutuwa kapag siya po ay may sakit? Meron po bang tao natutuwa kapag siya po ay naghihirap o nawawalan? O meron siyang kakulangan na hindi niya malaman kung paano niya mapupunan? Siyempre po hindi. Pero ibig sabihin po ba nun, hindi na po, yung tao na yun, hindi na pwedeng maging joyful kahit po na ganun? Pwede pa rin. Diba? Case in point si Job. Nawala na lahat sa kanya, pero praise the Lord pa rin. Andun pa rin yung kagalakan niya. Hindi yun nawala sa kanya, kahit anong hirap yung dinanas niya. Imagine niyo po, nawala na lahat sa kanya, nagka-skin disease pa siya, di ba? Parang ang bigat. Pero praise the Lord pa rin. So yun po yung joy na yan, di ba? It's a joy that endures and empowers us to endure. Okay? Kinakaya natin ang lahat, alang-alang dyan sa kagalakan natin sa Panginoon. Okay? Ito po, favorite natin na verse to, Nehemiah 8:10. Medyo tinrunkate ko na, kaya may mga ellipsis kayo makikita dyan. The joy of the Lord is your strength. Okay? Ang kagalakan dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo.
So yung kagalakan na meron tayo, yan ang nagpapalakas sa atin. Lalo na sa mga panahon na mahirap. Kaya kahit na meron po sa ating mga nagkakasakit at hindi po biro ang mga sakit, okay lang, kinakaya pa rin. Praise the Lord pa rin. At hindi lang yun yung basta lang sasabihin, praise the Lord. Talagang kita pa rin sa buhay niya na andun yung kagalakan niya sa Panginoon. And yung kagalakan na yun ang nagsusustain sa atin. Okay? Sunod naman po, medyo mahina yung range nito, no? Ito po, no, sabi po ni James, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." So parang ano to, no? Parang contrary to human thinking to, 'di ba? Bakit ka magagalak na merong kang pagsubok na pinagdaraanan? 'Di ba? Bakit, paano ka magagalak kung meron kang sakit? Paano ka magagalak kung yung business mo eh medyo hindi masyadong maganda takbo? Paano ka magagalak kung kaka-lay off lang sa'yo? Pero yan po eh. Yan po ang sabi. Magalak tayo. Bakit daw? Mamaya po, pupuntahan natin. Babalikan natin yung verse na yan. Okay? So it's a joy that endures. It's a joy that empowers us to endure. No? Yan po yung... And it's a joy, no, na nararanasan na po natin ngayon at natatanaw natin na magiging ganap yan in the future kapag po nakasama natin ang Panginoon. And hindi lang po yan enduring joy, no? Yan po, no? Enter into the joy of your master. Okay? Yan po yung gusto nating marinig, di ba po? Kapag nakaharap na natin ang Panginoon, yan ang gusto nating marinig. Well done, my good and faithful servant. Enter into my joy. Wouldn't it be awesome kung marinig po natin yan from the Lord Himself? Diba? And yung joy na yan, alam natin, wala na makakaagaw niyan sa atin. Sabi nga ng Panginoon, you will rejoice and no one will take away your joy. Kasi nga po, perfect na yung joy na yan. Eternal na yung kagalakan na yan. Wala na makakaagaw niyan sa atin. Kaya praise the Lord dahil meron tayong tinatanaw na ganyan. So it's a joy that endures. It's also a joy that shines. Okay. Technical difficulties. Please bear with us. Yun. It's a joy that shines. Okay. So sabi nga po ng Panginoon sa atin, and siguro ano, no? Konting allusion na rin po to our series of messages on discipleship. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Okay? Tulad po ng paulit-ulit po na ipinapangaral po ng ating mga pastor, kung tayo po ay nagpo-profess na ang Panginoon ang una sa buhay natin, na ang Panginoon ang kagalakan natin, dapat po nakikita yan sa buhay natin. Dapat po yan, ano, dapat evident yan. And hindi ka na kailangan mag-effort masyado para maging evident yan. Hindi mo kailangang fake-in kasi natural na eh. Diba? Parang ano lang po yan, di ba? Kung maganda ka na, huwag ka na magpaganda masyado, maganda ka na eh. Diba? Kung pogi ka naman, ka na magpapogi lalo, di ba? Baka makasama lang sa'yo, pogi ka naman eh. Diba? Ganun yun eh. Diba? Para pong ano yan, para pong marketing yan. I think some of our brethren po ay involved sa mga direct selling, yung mga... nagbebenta po ng mga produkto usually po by word of mouth yan, di ba? Ngayon po may social media na, pero naalala ko po nung nauso po yung mga ganyan, word of mouth po yan. Di ba? Nagbebenta po ng mga sabon, ng mga gamit sa bahay, mga damit, no? And usually po itong mga tao na to, they master the art of being persuasive. Bakit po? Kasi yun po yung rule number one sa marketing eh. Kailangan mapapaniwala mo yung binebentahan mo na kabilib-bilib yung binebenta mo. Diba? Kailangan masold sila dun sa binebenta mo eh. So kunyari po nagbebenta kayo ng pampaputi. Okay?
kailangan po makita sa inyo kahit papaano po na nakakaputi yung pampaputi na yon, di ba? Effective, mas effective ka na ambassador ng produkto na yon. Or kung sinasabi naman po natin na itong cream na to ay nakakatanggal po ng mga uka sa mukha, eh dapat po eh nakikita po nagiging smooth yung, siguro po sa una, hindi muna, no? Pero after a while, no? Every time na makikita ka, parang pakinis ng pakinis yung mukha mo, di ba? So nakikita yung ebidensya na effective yung produkto. Ganon din po when we go out to disciple. Yan po ang calling sa atin lahat eh, di ba? Lahat po tayo dapat mag-disciple. We should go out there and spread the word of God, the gospel. Kung ano po yung nakapagpagalak sa atin, nawa po makapagpagalak din sa iba. Madali po bang gawin? Medyo hindi. And we find a lot of excuses. Sasabihin natin, ay, di naman ako magaling magsalita. Hindi naman ako maalam sa Bible. Ba? Oh, mahihiyain kasi ako. Introvert kasi ako eh. Ba? Or yung boses ko kasi pangit. So kapag kinausap ko yung tao, baka imbes na pakinggan yung sinasabi ko, mainis lang para sumakit lang ang tenga. Ganun. Ang dami pong excuses. Pero alam nyo po, puro excuses lang yan eh. Kahit sabihin nyo na pong hindi kayo maalam, kanino po ba nanggagaling yung wisdom natin? Kaninong salita po ba yung pinabahagi natin? Sa Panginoon naman eh. Diba? So anong sinasabi natin na naku, hindi ako magaling, hindi ako maalam? Diba? Para tayong si Moses niyan. Nung siya ay inatasan ng Panginoon na pumunta kay Pharaoh, no? At sabihin yung mga kailangan niyang sabihin, nung una nagpapalusot pa, di ba? Lord, ano kasi ako eh, pautal-utal ako magsalita. Pwede po bang iba na lang? Diba? Alam naman po natin yung tagpo na yun. Nainis po ang Diyos sa kanya, di ba? Diba? Sino ba ang nagbigay ng bibig sa tao para makapagsalita siya? Hindi ba ang Diyos? So yun po, no? Discipleship. Ayun po, bukod dun sa kakayahan natin na makapagsalita, sa kakayahan po natin na makapagbahagi ng salita ng Panginoon, dapat din po, no? Nakikita sa buhay natin, kahit hindi natin sabihin, yung ginagawa po ng Panginoon sa buhay natin. Diba? So nagiging ano tayo, kumbaga, andun po yung naipaparamdam natin kahit papaano po yung care natin, yung pagmamahal natin. Halimbawa po, may mga kapamilya tayo na hindi pa pumana ng palataya. Ipapadama natin sa kanila, nakikita nila, ay oo nga. Iba ang buhay ng Kristiyano. Iba ang buhay ng malapit sa Diyos. Kasi po kung halimbawa no, sa bahay, ikaw tong Christian pero ikaw rin ang pasimuno ng mga problema, ikaw ang nag-uumpisa ng gulo, no? Parang hindi po magandang patotoo yun. So kung sinasabi po natin, if we profess that Jesus is our greatest joy, dapat po nakikita sa atin yun. Dapat po kapag nakikita ng mga tao na, ay naku, nahihirapan si brother, nahihirapan si sister, pero kinakaya pa rin niya na lahat kasi mabuti ang kanyang Panginoon. Okay? So ganun po tayo, di ba? Our joy shines. Okay? Kita po sa buhay natin yan. Hindi natin kailangan pag-effortan. Okay? Hindi natin kailangan magpilit ng ngiti, hindi natin kailangan magpaka-plastic, no? Dahil lumalabas na lang yan. Minsan, hindi na nga kayo conscious, no? Talagang evident lang yun sa inyong buhay. So yan po yung kagalakan natin. That is the joy that we have as Christians. Kaya po, yan ang bungad ko sa inyo. Nagagalak po ba kayo ngayon? Siyempre po, lahat tayo nagagalak. Okay? Ngayon po, how do we exercise, no? Or how do we live in that joy? Okay. Yan na po, dyan na po papasok yung verse natin ngayon, ngayong umaga, no? Philippians 4:4. Sabi po ni Paul, rejoice in the Lord, kailan daw? Always. Okay? Inulit pa niya, again, I say rejoice. Alam naman po natin kapag po yung isang bagay, no, lalo na kung utos yan, inulit, ibig sabihin, mahalaga yung utos na yun. Diba? Kaya po minsan yung mga magulang ganyan eh, di ba? Kapag ano, kunin mo nga yung plato, narinig mo naman pero uulitin pa rin. Diba? Kasi mahalaga na tayo ay nagre-rejoice. Okay? Kanino? Sa Panginoon. Kailan? Lagi. Okay? Hindi kung kailan gusto mo lang, hindi kung kailan lang madali, sakalan tayo nagre-rejoice. Okay?
So ano po ba yung rejoice? Ano po ba ibig sabihin niyan? Bukod po sa shampoo, no, yung rejoice po is to feel joy or great delight. That is the exercise of joy, okay? According po sa Merriam-Webster Dictionary. So kapag po nagre-rejoice tayo, ine-express natin yung joy na yun, ipinapamuhay natin yung joy na meron tayo. So when we say rejoice in the Lord, ba? Ninanamnam natin yung kagalakan na meron tayo sa Panginoon. Ba? Yan ang ginagawa natin kapag nagpe-praise and worship tayo, di po ba? Kaya po talagang all out tayo dyan. Eh. Talaga pong, nakikita ko po kasi lahat mula dun sa likod. So nakikita ko po pag may sumasayaw, may mga talaga napapa-induct sila kahit hindi naman po natural sa kanila sumayo, sasayaw pa rin. Kasi nagpupuri tayo sa Panginoon eh. Bakit? Eh kasi po kapuri-puri naman po talaga ang Panginoon, di ba? Amen. Ano man po yung sitwasyon natin, kapuri-puri pa rin po ang Panginoon. Praise the Lord pa rin. Okay? Sabi nga po sa ayan, Psalm 32:11, okay? Rejoice in the Lord and be glad, you righteous, sing, all you who are upright in heart. So we are called to rejoice. Okay? Sabi nga po ni Psalm 37:4 naman, favorite verse din siguro natin to. Take delight, no, in the Lord. And sa Thessalonians naman, sabi naman ni Paul sa kanila, again, in God's time po, astig na po yung ating mga equipment dito. No? Kahit po andun po sa loob ng kwarto yung susunod po natin na clicker, okay na siya. So yan po, no? 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Basahin po natin sa Tagalog, magala kayong lagi, okay? Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay? So kalooban po pala ng Diyos na tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Kalooban ng Diyos na tayo po ay nagagalak sa Kanya, tayo po ay nagre-rejoice. Kalooban po pala na yun. So kapag po hindi tayo nagagalak sa Kanya, kontra po yun sa kalooban niya. Okay? Kung si Enrile po, sabi niya, gusto ko happy ka. Ang Panginoon naman, sinasabi, gusto ko joyful ka. Alam naman po natin, higit yung joyfulness kaysa sa happiness. Kaya kapag sinabi ng Panginoon na gusto niyang joyful tayo, di magpapaka-joyful tayo. Amen. Mapapaka-joyful tayo, di ba? Alamnamin natin, lulubusin natin yung kagalakang meron tayo. So paano po yun? Diba? Pag sinabi po natin magre-rejoice tayo, ano po ibig sabihin nun? Una po, to rejoice is to recognize God's goodness. Pag sinabi po natin recognize, hindi lang yan yung i-declare mo lang, mabuti si Lord. Hindi, di ba? Ipagpapasalamat po pa rin sa Panginoon lahat nang dinudulot niya sa buhay mo. Okay? Sabi nga, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Magpasalamat daw tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi mabuti siya. At yung pagmamahal niya, hindi nagmamaliw. Okay? Hindi nagwa-waver. Hindi yan yung para mga puppy love. No? Pasensya na po sa mga kabataan. No? Minsan po mga teenager prone sa ganyan. No? In love daw sila, pero kapag nakita na nila yung mga imperfections nung significant other nila, ayaw na. Kapag nagkakatampuhan na, ayaw na. Kapag hindi na ganun ka-sweet yung kanilang relationship, ayaw na. Diba? Hindi po. Enduring po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Okay? So magpapasalamat tayo. Okay? Give thanks in all circumstances. Ito nga po, binasa natin kanina. Okay? Kailan daw po magpapasalamat? Sa lahat ng pagkakataon. Brother JM, kahit ba may sakit ako? Opo. Kahit ba wala akong trabaho? Yes. Okay? Yan yung sinasabi ko po na joy that transcends hardship. Nagpapasalamat pa rin tayo. Joyful pa rin tayo. Yun lang pong bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon. Blessing na yun eh.
Kaya nga po laging sinasabi po, usually during testimony time, every gising is a blessing. Yung kayo lang po ay nadilat pa po ng kinaumagahan, blessing na po yun. Not everybody gets to wake up in the morning. Diba? Pero tayo po, ngayong umagang ito, nagising pa rin tayo. Ibig sabihin, binayayaan tayo ng isa pang araw ng Panginoon. And hindi lang yan, dinugtungan lang yung buhay natin ng isa pang araw. Kundi, once again, may pagkakataon tayo na ma-experience yung goodness ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon. Ba? Papatunayan muli sa atin ng Panginoon na siya po ay mabuti, tapat at nagmamahal sa atin. So yun lang pong tayo ay nagigising sa umaga, ipagpasalamat na po natin sa Lord yun. Kahit po hindi siguro gaano maganda pakiramdam natin. Hindi. Praise the Lord pa rin. Thank you, Lord pa rin. Diyan po papasok yung kaibahan po ng taong joyful sa taong joyless. Yung joyful po, pagising niya sa umaga, ang unang sumasagi sa isip niyan, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Okay? Yan nga ba yan? This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Babangon yan na may sigasig. Babangon yan dahil alam niya once again, patutunayan na naman ng Panginoon sa kanya na ang Panginoon mahal siya, no? At talagang hindi siya pinababayaan. Kaya nga po inuumpisahan natin yung araw natin sa panalangin. Diba? And pag ang bungat natin kapag po tayo nananalangin sa umaga, Panginoon, salamat po sa panibagong araw na to. Yan po yung taong joyful. Yan po yung taong puspos ng kagalakan. Paano naman po yung taong joyless? Gigising po yan sa umaga, didilat yan. Siguro po mga isang minuto, nakatitig lang po sa kisame. At ang iniisip lang niya, nako, ito na naman. Ito na naman, makikipagbuno na naman ako. Yung problema ko, problema pa rin. Yung mga nakapila kong trabaho, yun pa rin, nakapila pa rin. Wala namang bago. Hindi pa pwedeng matulog na lang ulit ako. Hindi pa pwedeng saka na lang ako magising kapag okay na ulit ang lahat. Yan po yung taong joyless. Ang laki po nung kaibahan, di ba po? Napakalaki. Halimbawa na lang po, trabaho. Yung tao na joyful, ginagawa niya yung best niya sa trabaho. Ano man trabaho yan? Or negosyo? Ba? Kunyari, something po na malapit-lapit sa akin. Isa po siyang, software engineer. Di ba? Gagawin niya, no? Ang trabaho po kasi ng isang software engineer ay mag-code. Okay? Yung nagtatype po ng, yung kung nagtataka po kayo paano umaandar yung mga app, yun pong mga tinatype ng software engineer yung nagpapaandar doon. So, kahit yun po yung ginagawa niya buong maghapon, dahil andun yung kagalakan niya at alam niya na yung ginagawa niya na yun, yung trabaho niya na yun, ay ginagampanan niya hindi lang para sa boss niya, hindi lang para sa mapuri o mapromote, kundi higit sa lahat para sa Panginoon. Lulubusin niya yung pagkakataong binigay sa kanya. Gagamitin niya yung lakas na sinusupply ng Panginoon sa kanya. Yung talento, yung skills, lulubusin niya yan lahat kasi yun na nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Gagawin yung best para sa Panginoon. Yan yung taong joyful sa work. Yung taong joyless, paano naman? Papasok yan sa opisina, tamad na tamad. Magbubukas yan ng computer, no? Pero kapag kapindot nung power, pupunta muna sa CR yan. Kahit hindi naman na si CR, mag-CR. No? Or pupunta na ang pantry para magtimpla ng kape. Pero babagalan yung pagtitimpla ng kape. Diba? Kunyari, 3-in-1, di ba? 3-in-1 na nga lang, mabilis lang yun. Bubuhos yung 3-in-1 ng ganyan. Ganyan muna. Tapos maaalala, ayaw nga pala, kailangan lagi ng tubig. Lagi ng tubig. Tapos, kaya naman. Tapos titignan niya yung kape niya, nagtataka siya, ba't namubuo na yung mga granules ng kape? Hindi pa pala niya kasi nahalo. Di ba? Parang tamad na tamad eh. Parang he has to drag himself through the workday. Kapag binigyan siya ng trabaho, gagawin niya dahil kailangan. Dahil
Kasi ano, papagalitan ako ng boss ko kapag hindi ko ginawa. No? Or sasabunin ako ng technical lead ko kapag hindi ko ginawa. Ba, naging matter of obligation lang siya. And kapag nagkaroon ng kahit kaunting issue o problema sa kanyang trabaho, mananamlay na yan, tatamarin na ng husto yan. Ganyan po yung taong joyless. Dito naman po sa church, yung taong joyful, kahit po mataas po yung hagdan na kailangan akyatin at medyo nakakapagod, kahit ako po, napapagod din po ako dyan, lalo na pag may mga bitbit ako, pagpasok pa rin po dyan sa pinto, ngiting-ngiti pa rin yan. Diba? Kitang-kita sa mukha ang joy. Pag na-good morning yan, hindi yan yung tipong morning. Diba? Good morning. Diba? Good morning, brother. Good morning, sister. Na kahit hindi niya sabihin explicitly na nagagalak ko kung makita ka, parang ganun ang dating nung kanyang good morning. Diba? At kapag nandito yan sa church, habang nananambahan tayo, talagang kitang-kita natin ang sigasig. Diba? Kapag ka-praise, talagang kumakanta yan. No? Minsan mapapalakas pa yung kanta dun sa mga lyrics na talagang ano yun, talagang nagre-resonate with the joy. Eh, diba? Parang yung kanina po, kinanta natin, Trading My Sorrows. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Okay? Same thing with the pain, same thing with the sorrows, di ba? Bahala kayo dyan, di ba? Basta magagalak ako sa Panginoon. Diba? Yes, Lord, yes. Hindi ko nakakantahin kasi hindi po ako makakanta. Baka po masira yung sound system kapag po kumanta ako. So yun po, no? Kitang-kita yung kagalakan na yun. Eh yung joyless po, pupunta lang yan sa church dahil obligasyon. Lalo na po kung partaker yan, di ba? Pupunta lang yan kasi hindi kailangan, naka-assign ako ngayon. Di ba? Ni hindi man lang po babati sa kapatid yan, dire-diretso lang yan. Di ba? And during the praise, during the worship, or any part of the worship service, para hindi mo makita sa kanya na andun yung kagalakan niya sa Panginoon. Or kung nakikita nyo man, alam nyong fake. Di ba? Pilit yung ngiti. Pilit yung kanyang pagpapaka you know, bright, okay, yung kumbaga maliwalas yung mukha, no, halata mong fake. So malaki po, mga kapatid, ang kaibahan ng taong joyful sa taong joyless. Okay. Sabi ko nga po, paano tayo magdi-disciple kung hindi po makita sa atin yung kagalakan natin sa Panginoon? Ha? Ang hilig-hilig po nating mag-prescribe ng mga verses, no, mga memory verses. Pero di naman makita sa atin na totoo sa atin yung mga verse na yon. Bali, wala rin. Parang ano lang yan eh, parang speaking without love yan, di ba? Pwedeng, sabi nga po, 1 Corinthians 13, di ba? Magsalita man ako, pero kung walang pag-ibig, wala rin. Nag-iingay lang ako. Okay? So yun po, no? Rejoicing is recognizing God's goodness. Magpasalamat po tayo kahit sa mga panahon, kahit sa mga seasons sa tayo po ay nahihirapan. Kahit po hindi tayo nasasarapan sa mga circumstances ng buhay natin, thank you Lord pa rin. Kasi meron at meron po tayo may pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Magpapasalamat pa rin tayo. Okay? So yun po, no? Rejoicing. Giving thanks to our God. No? Recognizing His goodness. Not allowing our circumstances to blind us from the goodness of God. Kasi God never stops being good. Amen. Diba? Hindi po tumitigil. Kahit sabihin nyo na, ayun ako, lala na sakit ko, ang sakit ng ulo ko. No? Na-diagnose ako ng malubhang sakit. Tumigil po ba sa pagiging mabuti ang Panginoon? Hindi. Hindi pa rin. So, meron at meron po tayo may pagpapasalamat. Meron at meron pa rin po tayo may pagpupuri sa Panginoon. Okay? Pangalawa po, to rejoice is to hold fast. Okay? Kapit tayo sa Panginoon. Okay? Paano po? Una, kailangan po ang prayer life natin ay healthy. Okay? Sabi nga po, pray continually. Okay? Hindi sinabing pray lang. Okay? O hindi naman sinabi na pray for at least 30 minutes a day. Hindi rin ganun. Kundi pray continually. Okay? Palagi kayong manalangin. Sa umpisa ng araw natin, manalangin tayo. Ano man yung mga concerns natin for the day, lapit natin sa Panginoon yan.
Pagdating naman po ng gabi, bago tayo matulog, manalangin ulit tayo, ipagpasalamat natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon sa buong maghapon. Ano man yung gagawin natin, umpisahan natin sa panalangin yon. Kahit po, halimbawa, paano yung Brother JM, kahit halimbawa magluluto lang ako ng pananghalian, magsa-start ako with prayer. Bakit po hindi? Diba? Ilapit po natin sa Panginoon yung mga concerns natin kasi yan po ang gusto ng Lord, yung nakikipag-fellowship tayo sa Kanya. Ayaw niya na nakikipagplastigan tayo sa Kanya. Okay? Praise the Lord ka ng praise the Lord, pero hindi mo naman, kumbaga parang nagkukunyari ka na okay ka lang kahit na hindi. Alam mo naman ng Panginoon na hindi ka okay. So, come clean, di ba? Lapit po sa Panginoon yan. Wala pong bagay, no? Wala pong matter na masyadong insignificant para sa ating Panginoon. Halimbawa po, teenager. Sorry po, no? This is something that resonates very well with me kasi nagdaan. Minsan din po ako naging teenager. Okay? Yun nga lang po, hindi pa po ako Christian nun. Teenager, kunyari po, nataypan niya yung girl dun sa school, no? Or ano man. Tapos feeling niya nai-inlove na siya dun sa girl, di ba? Madalas po yan, kapag ka ang mga nakakarinig niya, mga ate, kuya, nanay, tatay, tito, tita, sasabihin, ay nako, hindi yan, hindi ka nai-inlove talaga. Nagagandahan ka lang kasi. Di ba? Laging may judgment eh. Pero Panginoon, sabihin mo yan sa Lord, may type ako na girl eh. Hindi sasabihin sa'yo ng Panginoon, ako hindi ano yan eh. Hindi ka judge ng Panginoon, 'di ba? Hindi yan ano, hindi yan yung tipo, naku, wag mo nga ako abalahin diyan, wala akong pakialam diyan, bahala ka sa buhay mo, hindi. The Lord is concerned. The Lord cares about every aspect of our lives. Kahit yung mga nahihiya tayong sabihin sa kapwa natin, sa mga kapamilya natin, lapit natin sa Lord 'yan. Okay? Kung meron po tayong mga kabigatan, ilapit din po natin 'yan sa Lord. Kunyari, Lord, medyo hindi po maganda ang takbo ng aking business. Kahit po siguro banggitin nyo yung mga mismong figures, no? Bumaba po ng 73% yung amin pong sales ngayong buwan kumpara po noong nakaraang buwan. Okay lang yun. Diba? Maintindihan ng Panginoon yun. Okay? Kasi po, pagka ganyan po ang buhay natin, napatuloy po yung fellowship natin sa Panginoon, diba? Yan po yung nagpapalakas ng ating ano eh, nung ating loob eh. Yan po yung nakakapagpagalak sa atin kahit sa kalagitnaan po ng mga kahirapan po sa ating buhay. Okay? Again, going back to Job. Then I would still have this consolation. My joy in unrelenting pain that I had not denied the words of the Holy One. Okay? Alam naman po natin yung kwento ni Job, right? Okay? Siya po ay mayaman. Siya po ay talagang biniyayaan po ng husto. And i-recognize po ng Diyos yung kanya pong pagiging matuwid. Wala po ano, blameless eh. Pero dahil may gustong patunayan ng Panginoon, nawala sa kanya yon. Pinahintulot ng Panginoon na mawala sa kanya yung yaman niya, yung mga anak niya, yung bahay niya, pati yung mga empleyado niya nawala, di ba? Lahat na halos nawala sa kanya. Natira lang sa kanya yung mga kaibigan niya na I know this sounds harsh, no, pero kung titignan naman po natin, mga kaibigan niya walang kwenta, 'di ba? Tapos yung asawa niya mas lalong walang kwenta, 'di ba? And hindi doon natapos 'yun. Nawala na nga lahat sa kanya, nagkasakit pa siya sa balat. 'Di ba? Ang sama na nga ang bigat na nga sa kalooban na mawala ang lahat sa iyo, lahat ng pinahahalagahan mo. Tapos meron ka pang iniindang karamdaman, para nakaka-breakdown po talaga yon. Pero ito pong si Job, hanga po talaga ako. Nung una ko po ito nabasa, sabi ko, meron kayang taong ganyan talaga? Kasi po nawala ng lahat sa kanya sa isang iklap. Ito pa rin po. Alam naman po natin yung kwento. Ayan, picture. Yan po yung kwento, di ba? Nung binalita po sa kanya, no, sunod-sunod kasi no, binabalita sa kanya, yung mga anak mo namatay, yung mga hayop nawala na, yung mga employee mo nawala na rin. Ano ginawa niya? Naghubad siya. At pagkahubad niya, ito yung sinabi niya. Hubad ako nang galing at hubad din akong babalik. Ang Panginoon nagbibigay siya rin nagbabawi. Papuri pa rin sa Panginoon. To paraphrase it,
ang Panginoon, no, the Lord gives and the Lord takes away. Praise the Lord pa rin. Ang dali po kasi magpuri kapag ka, ano, kapag ka, tanggap lang tayo ng tanggap. Kaya re-promote ka. Praise the Lord. Tumaas ang sweldo mo, di ba? Dinagdagan ng ano. Tinimes to yung sweldo mo dahil napakagaling mo sa work. Praise the Lord. Kanyari naman, negosyante ka, tapos nakasungkit ka ng malaki-laking kontrata. Diba? Kung tipong nasanay ka na ang tinatayo nyo lang, mga bahay, no? All of a sudden, ang itatayo mo na building, commercial building. Praise the Lord. Eh kapag po doon sa mga panahon na yung health natin, yung wealth natin, eh binabawi ng Panginoon. And He has every right to do that, by the way. Praise the Lord pa rin po ba? Praise the Lord pa rin po ba? O magagalit tayo? Ikasasama natin loob yun. Tipong, ay nako, Lord, ayoko na sa'yo. Hindi mo naman maingatan yung mga mahal ko sa buhay. Kinuha mo na lahat sa akin. Ganun po ba tayo? Ba, yun po ba ang pipiliin natin? Siyempre po hindi. Kapag po tayo'y nahihirapan, the more kailangan po tayong kumapit sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng lakas. Kakayanin natin na lahat. One of my favorite songs, so, Through It All. You never let me go through it all. Kahit ano po mangyari, kahit po parang in human terms, parang nako, insurmountable to. Aakayin pa rin tayo ng Panginoon. Hindi lang niya tayo aalalayan, bubuhatin pa niya tayo. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. So kapit lang tayo sa Kanya. Okay? Sa mga panahon na tayo po ay sagana, o kahit sa mga panahon na tayo po ay may mga kakulangan, sa panahon ng kalusugan at sa panahon ng sakit, sa Panginoon pa rin tayo. Okay? Minsan po kasi ang daling sabihin eh, pero kapag po nalagay tayo sa ganung sitwasyon, parang nakakalimutan natin to eh. So yan po, no? Holding fast is a form of rejoicing. Pangatlo po, to rejoice is to fight for joy. Life is war, mga kapatid. Okay? Alam ko pong familiar na tayo doon sa term na spiritual warfare. Hindi po yan yung kapag lang nararamdaman mo na tutukso ka na. Araw-araw po sa lahat ng panahon, tayo po ay nasa gera. Bakit po? Kasi kung si Enrile gusto niya happy tayo, si Lord naman gusto niya joyful tayo, ano naman po ang gusto ng kaaway? Gusto niya wala tayong kagalakan. Kasi alam niya na yung kagalakan na yun yung naglalapit sa atin sa Diyos. Ayaw niya yun eh. So gagawin niya lahat na magagawa niya para maagaw sa atin yung kagalakan natin. Sinasabi ko po kanina, di ba, yung joy na tinatanaw natin ay perfect. Pero habang nandito pa po tayo sa mundo, we're still in the process of being perfected. Pinaperfect pa lang yung joy natin. And if we don't hold on to it tightly enough, pwede po yan maagaw sa atin. Okay? So alimawa po, meron tayong mga pagsubok. Diba? Balikan po natin yung verse natin kanina. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Trials of many kinds, kahit ano daw. Okay. Bakit? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Okay. Sa Tagalog po, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ibig sabihin po, if we profess na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay isinuko na natin ang buhay natin sa Kanya, matetest at matetest po yan. Halimbawa po, kukuha kayo ng driver's license. No? Gustong-gusto nyo po mag-drive. No? Siyempre po, no, hindi naman kayo pwede mag-drive ng walang lisensya. So pupunta po kayo ng LTO, apply kayo ng driver's license. Isa po sa mga bagay na kailangan nyo mapasa doon ay yung exam. Okay? Yung exam, meron po yun yung multiple choice and meron din po yung magmamaneho po kayo mismo. Ngayon po, hindi naman po kayo pwede pumunta sa LTO at sasabihin nyo lang, marunong ako mag-drive. Diba? O sige, sige, sakay ka dito, mag-drive ka. Hindi, okay na yun. Basta take my word for it. No.
Kailangan matest yun. Ganon din po yung faith natin. Kailangan po, ano, kailangan matatag tayo, di ba? And kahit sa mga panahon na talagang andyan yung pull ng kaaway, tinatry agawin sa atin yung kagalakan natin, we still fight for it. We don't give up without a fight. Okay? Kasi po, kung tutusin, panalo na tayo eh, di ba? Amen. Panalo na po tayo eh. Diba? Ito lang kaaway kasi, meron po ako nabasa somewhere, no? Ang kaaway po, wala pong kapangyarihan yan sa atin bukod dun sa kapangyarihan na binibigay natin sa Kanya. So kung tayo po ay nagpapakahina sa ating po pananampalataya, talagang alam kasi ng kaaway yan eh. Alam niya yung weaknesses natin, dun tayo titirahin. So consider it pure joy kahit na may trials tayo, kahit na nahihirapan tayo, kahit masakit, joy pa rin. Okay? Ito nga po, sa Romans naman. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Yan po kasi yung nakakapagpatibay sa atin, yung mga pagsupok. Kaya po sa school, di ba, hindi na sapat na sabihin mo lang na, hindi, alam ko na yan, teacher. Kailangan mo mag-exam. Kailangan mo mapasa yung exam. Ganon din po sa pananampalataya. Paano po tayo mag-grow kung puro sarap lang yung naranasan natin? Paano natin mapapatunayan na talagang isinukunan natin sa Panginoon lahat ng aspeto ng buhay natin kung hindi tayo dadaan sa pagkakataon na masusubok yun? Diba? Minsan po kasi yan at kinatanong po kadalasan ng mga, ano, mga hindi po mananampalataya eh. Bakit gano'n ang Panginoon? Kung mabuti siya, bakit niya hinahayaan na mag-suffer yung mga tao? Kahit yung mga nananampalataya sa Kanya? Kasi, pinaperfect tayo ng Panginoon. Pinaperfect tayo ng Diyos. Okay. If we profess that Jesus is the author and finisher or perfecter of our faith, hindi po ba tama lang na hinahayaan niya natin na i-perfect niya tayo? Kasi kung hindi tayo nagsasubmit sa Kanya sa ganung pamamaraan, 'di ba? Paano natin masasabing perfecter siya? Kung hindi natin hinahayaan na i-perfect na tayo. Kaya po tayo nagdadaan sa hirap eh. Kasi po we are destined for somewhere perfect. Heaven is a perfect place. Okay? Wala pong hindi perfect doon, wala pong lugar ang hindi perpekto doon. Paano po tayo makakapasok doon kung hindi po tayo ipo-perfect? And paano po tayo magiging perfect, no? Yung kagalakan natin, yung faith natin, kung hindi tayo nasusubok. At bakit naman po tayo natin ikasasama ng loob na tayo po ay dumaraan sa pagsubok? Eh, ang Panginoon naman natin, ang siya rin po nagsusustain sa atin. The Lord is a joy that sustains. Diba? Yung ating kagalakan mismo, no? Ang Panginoon mismo, siya yung nagsusustain sa atin. Tama po ba? Meron po ba dito na nagdaan po sa krisis sa buhay nila at masasabing pinabayaan sila ng Panginoon? Wala. Kasi yun po ang pangako ng Lord. Eh. Diba? Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. Okay? Hindi ka lang bibigyan ng tungkod, no? Hindi ka lang aalalayan, bubuhating ka pa. Diba? I will sustain you and I will rescue you. Diba? Yung favorite natin na verse, Isaiah 41:10. Diba? Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Ganyan po ang Diyos natin. At pag nangako ang Diyos, pag sinabi niyang never, never po talaga yon. Okay? Sabi nga niya, never will I leave you, never will I forsake you. Again, favorite verse natin to, Hebrews 13:5. Okay? Wala, di ba? I mean, may condition ba yan? Wala. Ibig sabihin, ang Panginoon, di ba? Kailanman hindi tayo pababayaan, kahit nagdadaan tayo sa hirap, kahit sabihin nyo na parang nawala na lahat sa inyo, hindi pa rin kayo pinababayaan ng Panginoon.
Wala po sa atin dito makakapagsabi na pinabayaan sila ng Panginoon. And yan po, alam na alam ni David yan. Kaya po sabi niya, di ba? Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May isa pa po akong favorite psalm, Psalm 42. Okay. Why, O my soul, are you downcast? Hope in God. Kapag po tayo nananamlay, tayo po ay nanghihina. Umasa tayo sa Panginoon. We remind yourself of the joy that you have as a child of God. Rejoice in the Lord. Ano man po yung sirkumstansya ng buhay natin, magpuri pa rin po tayo sa Panginoon. Lagi. Hindi kapag happy lang. Hindi kapag okay lang. Hindi kapag mayaman ka lang. Sa lahat ng pagkakataon. Tulad yan po sinasabi ko, ang dali kasi magpuri kapag maganda yung maganda takbo ng buhay natin. Di ba po? Kapag po may nagpapatotoo dito dahil na-promote or yun nga po, nakasungkit po ng malaki-laking kontrata, siyempre po, talagang kitang-kita naman po natin yung pagpupuri sa Panginoon. Kahit po umpisahan ng praise the Lord yan at yung huli, praise the Lord, and kada tapos sa sentence, praise the Lord, talaga naman po. Diba? Pero sa mga panahon po na hindi madali ang buhay para sa atin, and talagang darating po yan, hindi po tayo immune dyan. We are not spared, tulad nga po na lagi sinasabi ni Sister Letty, from hardship. Yes po, may tinatanaw tayo na matatapos din lahat ng mga hirap na yan. Darating po yung panahon na talagang 100% joy na tayo. Pero wala pa po kasi tayo doon eh. And hanggat wala pa po tayo doon, darating at darating yung panahon na masusubok po yung ating katatagan. Kapag po dumating yung panahon na yon, ano pong pipiliin natin? Pipiliin po ba natin magalak pa rin sa Panginoon? Pipiliin po ba natin na tanawin pa rin yung kabutihan ng Panginoon sa atin, na ipagpasalamat pa rin sa Kanya na ganun man ang pinagdaraanan natin, hindi niya tayo pinababayaan? O ikasasama natin ang loob yun? Lalo tayong lalayo sa Panginoon dahil iniisip natin na hindi naman siya totoo sa pangako niya. O iniisip natin na malupit siya. Mga kapatid, we should always choose joy. Ipaglaban natin yan. Siguro po magtataka kayo, ba't parang napaka-passionate ko naman about this? Naranasan ko po kasi maging joyless. Okay. Meron po akong i-confess po sa inyo ngayon. Noon pong panahon ng pandemic, alam naman po natin, hindi po naging madali para sa atin yon. No, tulad nga po na shinare ni Sister Dali kanina, no, hindi po naging madali yung kanilang karanasan. Nawala po si Pastor Papa, sila po ay tinamaan ng COVID sa pamilya. Hindi po madali. Ako po, salamat naman po sa Panginoon, hindi po tinamaan ng COVID. Ang pamilya ko po, hindi tinamaan ng COVID. Wala naman po sa aming nawalan ng trabaho. Kung tutuusin nga po, at hindi naman po sa pagyayabang, nadagdagan pa po yung sweldo ko during the pandemic. Pero hindi pa rin po ako naging immune doon sa naging epekto ng pandemic. Bakit po? Kasi 1 month into the lockdown, nag-umpisa po yung mga anxiety attacks ko. Yung tipong magigising po ako sa kalagitnaan ng gabi, pakiramdam ko po may emergency. Siguro po naipon na yung anxiety of it all. Diba? Na hindi mo alam kung kailan ka matatamaan ng COVID, kung matatamaan ka at all. Diba? Hindi mo alam kung hanggang kailan. E nag-aalala ka, hindi lang na baka mahawa ka ng COVID, kundi baka masira na yung isip mo because of all of the worry. Nangyari po yan sa akin. So for much of 2020, ganun po yung buhay ko. I was trying my best po to still live normally kahit po hindi normal yung sitwasyon. Sinubukan ko pong labanan yung mga anxiety attack na yon. Meron pong panahon na hindi po ako makakatulog sa gabi kung wala pong nagpe-play na Christian music. Umabot po ako sa ganung punto. Dati po hindi ako nakakatulog kapag may maingay, pero kailangan ko po yon. And when 2021 came, sabi ko, siguro naman sapat na yung isang taon ng hirap. Baka naman ngayong 2021, okay na.
Kung hindi man tuluyang matapos yung pandemic, siguro naman mas madali-dali na yung takbo ng buhay. Hindi na kasing bigat nung dati. At siguro naman gaganda na yung sitwasyon ng COVID moving forward. And for a while, it seemed na ganun nga po yung mangyayari. Lumuwag po, di ba? Natapos po yung lockdown, medyo lumuwag po. Pwede na po mag-mall ulit paminsan-minsan. Nakapag face-to-face na po ulit tayo nun. Okay na po eh. Iniisip ko, sige, ano na, on the road to recovery na ako. Kaso, 1 month later, ang nanay ko po, nagkasakit. Hindi lang po basta-basta sakit, stroke po. Siyempre po, may mga tao na kung hindi man po namamatay, eh nagkakaroon po ng permanent disability dahil sa stroke. Anything po na utak ang tinatamaan, delikado po yan. So siyempre po, nandun yung ambigat sa loob eh, na yung mahal ko sa buhay, let alone yung nanay ko, ay nagsasuffer dahil sa karamdaman na yon. Sa panahon na hindi madaling ma-ospital. Sa panahon na, kung titignan nga, parang mas naaasikaso pa yung mga COVID patient kaysa doon sa mga hindi COVID eh. Pero wala, nangyari yun eh. And nung nakita ko naman at nangako ang Panginoon sa akin na pagagalingin niya nanay ko, pinahawakan ko yun. Sabi ko, Lord, okay lang po. Hindi ko ikasasama na loob na pinahintulot ninyo to. Alam ko may dahilan. Okay na. After 3 weeks, nakauwi na po yung nanay ko. Praise God. Hindi pa po tuluyan na numbalik yung kanyang lakas, pero okay na po. Sapat na po na nasa bahay na po siya ulit. Ilang araw lang po yung lumipas, sa balitaan ko naman po na para sa kabi-kabila na po yung mga balita na si ganito nagka-COVID, si ganyan nagpe-COVID. Pati po mga mahal ko sa buhay, tinamaan ng COVID. And syempre po, ito yung panahon bagong bakuna. So hindi mo po masabi kung gaano katindi yung taba ng COVID. Sabi ko, ano pa naman yan? Kakagaling ko lang sa crisis, ito na naman. Pero hindi, sige na lang Lord, okay lang po. Praise God pa rin. And then 1 week later, ito nga po. Ang ating Pastor Papa, pinagpahinga na po ng Panginoon. Napaisip ko, kailan lang, kasi during the pandemic po, remote po yung ating worship service. Pag umaga po, before po mag-go live, nagkukwentuhan pa po kami ni Pastor Papa eh. And then, hindi ko na po pala siya makikita ulit sa personal. Ang bigat po eh. Saglit ko lang naman po kung tutuusin, kumpara po sa karamihan po sa atin dito, na naging pastor ko po si Pastor Papa. Pero ganun pa man, andun pa rin po yung pagtanaw ko sa kanya, yung pagmamahal ko eh. Kaya ang bigat po sa akin na, ano ba yan? Sunod-sunod na lang. Pakiramdam ko po, no? Hindi pa man ako tuluyan nakakabangon, hindi pa man ako tuluyan nakakatayo, sinusuntok pa rin ako, tinatadyakan pa rin ako. At sa panahon po na yon, dahil po sa mga pinagdaanan ko na yon, and yung road to recovery po ay hindi naging madali, naranasan ko pong maagaw sa akin yung kagalakan ko. Nagigising ako, yung example ko po kanina, yung tao pong joyless, pagising sa umaga, ako po yun eh. Yung joyless sa trabaho, ako po yun eh. Minsan nga po eh, talagang nagli-live without pain na lang ako kasi talaga hindi po ako makapagtrabaho. Naranasan ko po yun. Yun po kasi naging pagkakamali ko eh. Imbes na dun sa kalagitnaan po nung hirap, sa kalagitnaan nung kabi-kabila po na bad news na naririnig ko, eh lalo kong higpitan yung kapit ko sa Panginoon, ano ang ginawa ko? Hinayaan kong maagaw sa akin yung kagalakan ko. Mahirap po pala yung ganong sitwasyon. Papuri pa rin po sa Panginoon dahil nababawi ko na po yung kagalakan na yun. Ibinabalik po yun ng Panginoon sa akin. Hindi naman po ako makakatayo dito kung wala po yung kagalakan na yun. Pero nagdaan po ako sa ganon. Hindi po, naku po, I cannot even begin to describe how it feels like. So do not lose sight of the Lord. Huwag niyong aya maagaw sa inyo yung kagalakan ninyo, mga kapatid. Mahirap. Dumating po ako sa punto, gusto ko magalit eh. Kaso ang tanong po, kanina naman ako magagalit. Wala naman po may gusto na mangyari yung mga nangyari. Magagalit po ba ako sa nanay ko dahil nagkasakit siya? Siyempre hindi, di man niya gusto yun eh.
Magagalit po ba ako dun sa mga mahal ko sa buhay na nagka-COVID dahil nagka-COVID sila? Siyempre po hindi. Hindi naman na gusto yun eh. Magagalit po ba ako sa Panginoon na throughout all of that, eh sinustain ako? Na kahit na sa panahon na ang daming nawawalan ng trabaho, andun pa rin yung trabaho ko. Na hindi ko na nga mapahalagahan pero nandun pa rin. Magagalit po ba ako sa Panginoon na pinahintulutan man po niya na dumaan sa karamdaman yung nanay ko and nakasunod naman po agad din yung pagpapagaling to the point po na nakakaakyat baba na hagda na po yung nanay ko ngayon. Gusto ko po magalit dahil pakiramdam ko po pinagmalupitan ako. Pero kung titignan ko pa rin po yung ginawa ng Panginoon throughout that time, parang hindi ko pa rin po masabing malupit ang Panginoon eh. Yung Panginoon po, nagpapagaling ang Panginoon, malupit po ba yun? Nagpapala ang Panginoon, malupit po ba yun? Yun po, never po humihinto yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Kaya kung nagdadaan man po tayo sa hirap, consider it pure joy. Huwag natin ikapuot yan. Ipagpasalamat pa natin sa Panginoon na pinaperfect na tayo. Doon natin nakikita yung kalakasan ng Panginoon eh. Diba? When I am weak, He is strong. Kailangan lang natin kumapit, mga kapatid. Hindi naman natin kailangan mag-effort masyado. Kailangan lang natin kumapit. Yun lang eh. Nagdaan po ako sa hirap. Again, hindi po ako nagkaroon ng COVID, praise God. Pero hindi po ibig sabihin nun, naging immune na po ako dun sa naging epekto po ng pandemic. And to this day po, minsan nararamdaman ko pa rin yun. Pero nakita ko po yung pagkakamali ko eh. At hiningi ko po ng tawad yun sa Panginoon. At ang Panginoon po, tapat. Binabalik niya yung kagalakan ko po ngayon. At nagpapasalamat ako dahil hindi po ako makakapagsalita dito kung hindi po niya yung ginagawa sa buhay. At patuloy na ginagawa sa buhay ko. Yan po ba ay malupit? Kalupitan po ba yon? Hindi po. Yan po ay kabutihan. Yan po ang Diyos natin. So paano pong hindi tayo magagalak? Paano pong hindi tayo makakatulog sa gabi ng mahimbing pa rin kahit anong problema natin knowing na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon? Kung talaga pong sinasabi natin na tayo'y nananalig sa Panginoon, lubusin na natin. Lubusin natin yung kagalakan binibigay sa atin. Ipaglaban natin yon. Because it's a joy worth fighting for. And that joy makes all the difference. Kaya magalak po tayong lahat sa Panginoon. Maraming salamat po.